isa sa pinakamabilis na lumago na industriya sa Pilipinas yung digital. Ito sa online. Kasi nandun yung mga bata online. Pero mas lumakas siya nung nagkaroon ng pandemic kasi walang choice ang mga tao kundi to go digital. So, masama ba to o mabuti? So, ang daming benefits na nabibigay ang pagiging digital. Pero kasabay ng mga benefits na to, kasabay ng benefits ng digitalization ay ang mga danger o mga panganib na dala din ito. So, halimbawa, scamming. Ang daming nai-scam, milyon-milyong piso kada linggo ang nawawala sa mga senior citizen natin. Online sexual exploitation of children, isa yun sa malaking problema natin because of digitalization. So, dito pa lang dapat mag-ingat talaga tayo kasi kung ang halimbawa, ang isang system, inefficient siya, dinigitize mo siya, ina-amplify mo lang yung inefficiency niya. So halimbawa, ang isang matandang lalaki na very prone to ito, naloloko talaga to sa tunay na buhay, pag nilagay mo yung online, pinapunta mo yung sa digital na hindi mo binibigyan ng mahusay na instruction, madaling magoyo din yan, madaling maloko yung taong. Kaya dapat mag-ingat tayo. We will discuss that. Well, actually, inunahan muna ako, Art. Yun yung susunod kong round. Pero di ba, may patikim ka na. Iba na the same question. Is this good or bad for us as a consumer sa buong Pilipinas? Or wala kang choice? You really need to adapt. Kailangan mong mag-adapt sa bagong trend na ito. Ibarra? Well, from my perspective, I take a more, how should I say, excited ako with this development. Kasi as far as I'm concerned, this it enhances the potential to delight our customers, to surprise, to enrich the experience. When it gets to is it good or bad for us, I think it's really more of this is how consumer trends have moved forward. So sorry, I have to take the hat off enterprise, my clients, which is na we have to also adapt. In terms of kung dati may brick and mortar, now how do we merge that experience? Like in-store, my online component, my in-store component, and all of that, how do we move on? What I wanted to highlight particularly is in terms of the reviews, tama yun yung sinasabi ni Sir Art, which is na tingnan mo yung reviews. But ultimately, it is a responsibility. So ang galing, no? So may mga main concepts tayo, trust. Diba kanina? Now, the second is also responsibility. Mm-hmm. It's also the responsibility of the community. Yung parang we police our online community. Kasi I feel when I buy something online, since I benefited from the reviews of others, I feel compelled na kailangan ko din maglagay ng review para yung iba din either they're reassured or they know what to expect. So nagko-contribute ako. And what's interesting sa mga Pinoy, nagsa-self-police din sila diba? Online na parang, hindi naman masyado, okay din naman na hindi naman nila kasalanan yung delivery, sila yung tindahan, hindi naman sila yung logic. So you see, so there's that responsibility kasi one, actually write a review, and at the same time too, given the power of the review, responsibility din ng consumer na to make sure you're also truthful, just like din yung sa nagbebenta, truthful, kasi you will impact the livelihood or the business of somebody with your review. So truthful. So there's that. There's trust and there your responsibility as a consumer also to provide good information. Nilikaw naman. I think ang point ng question ko is, kung hindi ka pa digital savvy sa ngayon, wala kang choice. Kailangan mo talaga siyang aralin because pag dumating ang punto na wala na, kumbaga hindi na uso yung mga physical or yung mga traditional way of doing things, wala na, hindi ka well versed, so kailangan mo talagang humabol. Neil? Yeah, definitely for me, my thoughts on this is something na okay siya moving forward. At the same time, kung nahuhuli ka or hindi ka pa nag-a-adapt, malaki yung mawawala ng market share sa'yo. Malaking yung chunk na mawawala. Kasi when you see digitalization, kasi hindi naman agad-agad website yan, because not every business has the same price gauge or budget gauge para makapaggastos, para makapagpagawa ng website or whatever. So they can start with as small as a Facebook page.
ba, wherein they take in orders on a certain Facebook page, they can start a Facebook group, take in orders there, tapos via Lalamove or via Grab na lang yung deliveries nila. So, if you're a brick and mortar shop, or let's say sabihin na natin, for example, when the pandemic start ng pandemic, ang daming nagbebenta nung, again, the same example as the last interview was the ube pandesal, tsaka yung mga baked maki. Yeah. Ang daming nagbenta. And that was a small business that everyone or majority of the Filipinos thrived in. Diba? Ang dali niyang ibenta, nag-start lang siya on a Facebook page or on a Facebook group kasi lahat yan per barangay or per city. Nagkakataon, meron talagang nagbebenta since meron tayong mga localized lockdowns noon. Then from there, either pwedeng i-pick up na lang within the certain area or ipapadeliver via Lalamove or Grab. So that can be a foot in the door when it comes to digitalization already. Then moving forward, dun na siya mag-improve into, let's say, having your own e-commerce website, your own informative website, or ano pang mas scale up na digital type of platform. So if you're a business, tapos nag-iisip ka or you're questioning, is digitalization the right move for my business? Then definitely yes. Mas lalo na ngayon that there is, meron ng balibalita about Web3. Which is kung ano na yung future of what digital or web, the web world is all about. Ang pangalan, Web3? Yes, Web3. Because the current isang, one, yung current iwala yung, one tayo ngayon, that's Web2 pa lang. Yeah. I-discuss natin yan sa separate episode kasama ulit si Art, Web3. Kasi medyo one bite size at a time lang tayo. Siyempre, yung audience naman namin hindi ganun ka-take. But one quickie before we pause for a commercial gap. Isang round ulit. Art, dapat ba ako magtiwala sa mga influencers? Aha, nag-create tayo ng bagong being, ng bagong entity. Meron ngayong mga influencers. They may not be celebrities. Hindi yan mga, pwedeng hindi yan big time or kilalang artista. Pwede